Nagbabalik ang Panahon TV. Pagdating sa transportasyon, marami tayong pampublikong sasakyan na pwedeng masakyan. Ang problema nga lang ay ang mabigat na daloy ng trapiko. Pero mabuti na lang ay may tren na pwedeng masakyan. Tunghayan ang ulat ni Cathy San Gabriel. Labing-anim na araw kada taon, yan daw ang ginugugol ng bawat Pilipino sa traffic. Bukod sa malaking abala, ang laging pagsabak sa matinding traffic ay nakasasama sa kalusugan at kapaligiran dahil sa usok mula sa mga sasakyan. Patuloy ang paghahanap ng mga paraan para maibsan ang kalbaryo ng mga commuter at motorista. At isa sa mga solusyong ito ay ang hybrid electric train. Kamakailan ay inilunsad ang kauna-unahang Philippine-made hybrid electric train. Ito ay gawa ng Metals Industry Research and Development Center ng Department of Science and Technology. Ang tren ay fully air-conditioned, may CCTV cameras at may TV pa. At dahil hybrid ang tren na ito, mas mainam sa kapaligiran kumpara sa lumang modelo ng mga tren. So yung difference po ng ating Pinoy train na hybrid electric train with existing PNR trains ay yung engine po kasi ng PNR train is diesel. So sa atin po is dalawa po, hybrid po. Meron tayong diesel generator and batteries. So yung train natin is purely electric. Kaya nangyayari po, dahil sa system na hybrid, mas less po yung kanyang fuel consumption, kaya nagiging mas energy efficient siya, and less din po yung ating gas emission, kaya nas nagiging environment friendly siya. Kasalukuyang bumibiyahe ng rutang Alabang-Binyan-Laguna ang hybrid electric train. At dahil nasa test run, libre hanggang May 23 ang pamasahe dito. Sa tingin ko, komportable naman, malaki, malamig, masarap. Napakaganda. Very proud ang Pilipino kasi meron tayong sariling train. Sana ma-improve ito para maganda ang ating ang Pilipinas. Ayon sa pag-aaral, 3 sa kada 4 na Pinoy rin ang na-late na sa kanilang lakad dahil sa traffic. Isa sa mga naisolusyonan ng makabagong pampublikong transportasyon. Ito po, malaki po yung may itutulong neto para ma-solve po yung traffic congestion na problem natin. Kasi po yung mga normally nagdadala ng sasakyan, sumasakay ng bus, mababawasan po yun. Kasi 880 yung kaya netong pasahero. Kung isang bus is 60 passenger ang kaya niya, so mga 14 buses po yung pwedeng mawala sa kalsada kung sasakay sila lagi ng train. Ang pagdaragdag ng mga alternatibong transportasyong pampubliko ay isa sa mga solusyon sa matinding traffic. Pero hindi ito sapat. Dapat din ang maigting na pagpapatupad ng batas trapiko at ang pagpapairal ng disiplina sa kalsada. Sa ganitong paraan, ang sinasabing Filipino time pwede nang maging on time. Para sa Panahon TV, ako si Cathy San Gabriel.